Kamusta po kayong lahat? Kamusta mga paps? Kimimoto here. Today, ang topic po natin is kung paano makakaiwas sa fake booking sa Lalamove gamit ang purchase service o yung paabono. May mga nagpapabili na kliyente. Okay, so recently po kasi dumadami na ang mga fake booking, yung mga scammers na gumagamit ng Lalamove. Bibigyan ko lang po kayo ng konting tips kung paano po tayo makakaiwas doon. So far effective naman po siya sa akin. Kanya-kanya naman tayo ng diskarte, pero dito po talaga sa purchase service kasi is kailangan talaga mabusisi ka. Okay, so game po. Tip number one, wag po tayong aalis nang hindi po natin nakokontakt yung lahat ng numbers na naandun. Yung buyer, yung seller, at saka yung client kung iba man yung nagbook. Napaka-importante po niyan. Huwag po tayong aalis hanggat hindi po natin nakakausap yung buyer at seller. Lalo na yung buyer. Okay, so huwag po tayo na pagkatanggap ng booking, pupunta kagad sa pickup point. Huwag po, i-confirm po muna natin na maigi. Okay, tip number 2, bawal na bawal po ang meet up pagdating po sa purchase service o paabono. Bawal po yan guys, huwag. Diyan po tumitira ang mga scammers. Okay? Number 3, tingnan po natin yung bookings na merong notes para alam po natin kung magkano yung aabonohan natin at kung ano yung aabonohan natin. Okay? Dapat malinaw po yan kasi kadalasan po sa mga walang notes, either oversized o overweight. So, yan po yung madalas. Pero, may mga cases din talaga na hindi lang alam ng client kung paano yung tamang pag-book, yung mga first-timers, yung mga ganyan, yung mga bago pa lang. Tip number 3, kung kunyari na-contact mo na silang lahat at mukhang okay naman yung booking, picturean nyo guys yung seller na natanggap na niya yung pera na inabono nyo. At hanggat maaari humingi po tayo ng resibo. Kung walang resibo, yun nga po, picturean po yung seller. I-check po natin maigi yung item na pipikapin po natin. Baka mamaya bawal o pinagbabawal, di ba? Pagkatanggap nyo ng booking, i-check nyo po yung address, yung address ng pickup point, kasi minsan lumalabas unnamed road, yung mga ganyan, pati yung pagdadalan mga unnamed road o yung halanganing lugar. Huwag po hanggat maaari piliin natin yung mga may eksaktong address. Kunyari 32 Gladiola Street, bla bla bla, yung mga ganun, yung may eksaktong address, yung may number, may street, yung ganyan. So yun, hanggat maaari piliin natin yung may notes. And hindi naman sa pero tumatanggap din kasi ako ng walang notes. Pero basta nakita ko dun sa booking na may number ng bahay, may street, may ganyan. So yan po yung isa pang tip. Tip number 5, lagi po nating screenshot yung conversation, yung usapan sa text, sa chat. Kung may recorder yung phone mo, yung pwedeng mag-record ng conversation, i-record po natin. Okay, so sa madaling salita, always save your ass, parang ganon. Parang kailangan lagi kang protektado para may hahabulin ka. Diba? Again guys, napaka-importante na na-check natin yung item at napipicturean nyo yung kliyente na hawak niya yung pera. So, yun. Okay, so guys, quick na video lang po to. May inasikaso po tayo ngayon kasi. So guys, kung bago lang po kayo sa channel ko, please like and subscribe. Kung sa tingin nyo informative to, pakishare na rin. And again guys, medyo nag-aalala na kasi ako kasi ang dami ko na po talaga nakikita sa group ng Lala sa FB na may mga nai-scam na naman. So basta yun guys, maging maingat lang tayo lagi, maging sigurista lang tayo.
So yun, ika nga ni Lala Move, angat ang maingat. Diba? Sa tinuro naman sa training yan eh. Okay guys, so hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat. Ciao.